Hello guys, this is King and welcome to PinoyTube. So for this video, i-unbox natin yung Cherry Mobile Player S8 Pro. Live like a pro. So, stay tuned guys. So, welcome back guys. So ngayon, simulan na natin yung unboxing ng Player S8 Pro. Bali yung unit namin is hindi namin nakuha sa pre-order kaya wala siyang kasamang free na speaker. So, ang libre lang dito is itong Cherry prepaid na SIM card. Simulan na natin. Tanggalin na natin yung plastic. So, habang tinatanggal yung plastic, guys, medyo nadagdagan na naman yung subscriber ng PinoyTube. Maraming salamat sa mga bagong subscriber. And, pasensya na kung hindi ako nagsishoutout ng by name kasi sobrang dami. And, thank you na lang sa pag-subscribe nyo sa amin. Yan. So, ang makikita natin sa box ng Cherry Mobile Player S8 Pro is yung image ng Player S8 Pro. Left and right side is yung logo lang. Tapos sa likod, yung full specs niya. Tapos yung mga special features niya gaya ng TrueView 19x9 teardrop display, AI camera, 4000 battery capacity, AI sock, AI face unlock, at syempre yung nakalagay na powered by MediaTek Helio P22. So, habang ina-unbox ko siya, lalagay ko na yung specs dito sa screen. Yeah. Kung gusto nyo mabasa yung mga specs niya. So, ang laman ng box ay, syempre, walang kamatayang charger ng Cherry Mobile. Yung kanyang USB Type-C na cable, pin ejector, Cherry Mobile Player S8 Quick User Guide, yung kanyang USB Type-C to 3.5mm headphone. Yan. So, ito yung pinaka magko-convert kasi yung Player S8 Pro ay walang 3.5mm headphone jack. Tapos, yung free na TPU case. Tapos, meron siyang freeing tempered glass. Yan. Yan. So, buksan na natin yung Cherry Mobile Player S8 Pro natin. So, nakalagay is powered by Android. So, tatanggalin na natin yung screen sa harapan para makita natin yung ganda ng screen niya. Yan. So, syempre, hindi mawawala dun yung signature tune ng Cherry Mobile. And so, bago natin purihin yung screen, bawasan natin yung kanyang brightness. And kaya wala na yung setup guys, alam nyo naman, pag bibili tayo sa mga Cherry Mobile Store, hindi kanila paalisin hanggat hindi natitest lahat. Kasi parang sure sila na ayos yung binigay nilang unit sa'yo. Yan, so simulan na natin yung physical tour ng Cherry Mobile Player S8 Pro. Sa pagbukas ko pa lang ng Player S8 Pro is, una kong nakita is yung napakagandang screen niya. So, 6.5-inch HD+ IPS LCD display na may 720x1520 pixels. So, 259 ppi with 19x9 aspect ratio and teardrop notch. So, napakaganda. Perfect na perfect combination. Sa right side naman is makikita natin yung power button, yung volume rocker up and down. Sa right side is yung lagayan ng SIM card niya. So, ang SIM card 3 ng Player S8 Pro ay dual slot lang. So, dual slot hybrid. So, pwede natin siyang lagyan ng nano SIM at micro SD card up to 512GB. Sa baba ng Player S8 Pro, makikita tayo dalawang speaker grill. So, hindi ko alam dito kung saan yung mic at saan yung speaker grill or dual firing ba siya. At yung micro USB slot. Sa taas ng Player S8 Pro is wala tayong makikita kundi yung microphone pinhole. Sa harapan natin makikita is yung 20 megapixel camera na gagamitin din natin sa face recognition. Sa likod ng Player S8 Pro is makikita natin yung dual camera niya na isang 20 megapixel main camera na may f2.0 aperture at autofocus at yung maliit na 5 megapixel depth sensor. Dito rin natin makikita yung dual tone na LED flash, fingerprint scanner, at yung Cherry Mobile na logo. Yan. So, abukayin naman natin is yung software ng Player S8 Pro. So, upon boot up, makikita naman natin guys, ha, smooth naman yung Player S8 Pro. And,
tingnan natin kung maraming bloatware na nakalagay. So, hindi naman ganun kadami yung nakalagay na bloatware, mangilan-ngilan lang. And upon boot up, tingnan natin kung ilan pa yung matitirang storage. So, nalagyan ko na rin siya ng wifi, sa maya-maya ite-testing natin yung wifi sa kanya. So, upon boot up, meron tayong natirang 55 gigabytes of free storage. So, 13 pa lang yung nagamit. So, 55 gigabytes upon boot up. So, yung Player S8 Pro is may 4 gigs na RAM. Yan, nakalagay Player S8 Pro. And Android version 9 na yung nakalagay. So, tingnan natin kung hardware info. MT6762V. So, 8 CPU cores. Frequency niya is 2 GHz. Ayan. So, battery capacity is 3950 mAh. So, 4,000 daw to, diba? Ayan. So, bali ang naka-install nga pala dito, guys, na processor is yung MediaTek Helio P22. So, yung Helio P22 is mas bago siya kesa dun sa nakalagay sa Player S8 na Helio P23. Bali, yung P22, mas bago siya in a way na last year lang siya lumabas and nasa kanya na yung technology na Big Little Technology. Yung Big Little Technology is kung saan ino-optimize ng processor kung ano yung gagamitin niyang processor. Depende sa sitwasyon kung ano yung ginagamit mo. Halimbawa, kung gamit natin itong Player S8 Pro at magbubukas lang tayo ng mga Facebook, mga Gmail, so gagamitin niya lang na processor is yung dalawang pinakamahina or yung dalawang pinakamabagal para makatipid sa konsumo ng baterya yung Player S8 Pro mo. Tapos, kung gagamit ka naman ng mga matinding gaming app tulad ng PUBG, Mobile Legends, gagamitin naman ng processor lahat ng pinakamabilis niyang processor dun sa walong processor na yon. So, testingan na pala natin yung fingerprint sensor niya at yung face unlock niya. So, hanapin natin. So, unlock with fingerprint. Next. So, fingerprint with PIN. So, yes. Lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hide sensitive content. So, touch daw sa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, 14 times. Tapos, tingnan natin. Mamaya na natin ilagay yung face unlock. Testingan muna natin yung kanyang... So, ang tanong, always on ba? Hindi ko mahanap. So, always on yung fingerprint. So, ibig sabihin nun, guys, kahit nakapatay yung smartphone, pag nilagay natin yung fingerprint natin, bubukas siya. So, sa iba kasi, pag hindi always on, kailangan mo muna pindutin yung power bago ka maglalagay ng fingerprint. Yan. So, sa kanya, kahit nakapatay, lalagay mo lang, bubukas na siya. So, parang 1 second lang. 1. So, nasa 1 second lang, guys, yung speed ng fingerprint niya. Mas mabilis ng onte kesa dun sa Player S8. So, isa pang settings natin is yung face unlock. So, i-register natin yung ating mukha. So, same pin. Next. So, face enroll, success. So, hindi natin gagamitan ng fingerprint. Ko-close natin. Tatapat lang natin yung mukha natin. 1 second. 1 second din. So, tingnan natin kasi pinipindot ko pa yung power button. So, testingan natin ang hindi pinipindot. Yung itatapat lang. So, sa face recognition, guys, hindi siya gagana kung hindi mo pipindutin yung power button. So, kailangan, i-on mo muna, tapos bago mo itatapat yung mukha mo. Yun. So, 1 second lang siya. So, 1 second lang din yung face unlock niya, guys.
And so testing na naman natin is yung sound and video quality ng Clare S8. So hanapin natin yung audio. So parang sa pandinig ko guys, medyo high quality yung nailagay nilang speaker dito sa Clare S8 Pro. So titignan ko kung saan sa dalawa yung gumaganang speaker. So yung dalawang speaker grill sa baba, pareho naglalabas ng sound. Yan. So yung parehong speaker guys, pareho silang naglalabas ng sound and kahit nakatodo naman, hindi naman tunog lata. Medyo may sound, parang may onting bass akong naririnig. And high quality naman yung sounds. Yeah. So, testing na naman natin ngayon yung camera ng Clare S8 Pro. Yeah. So, ito yung gagamitin nating model. So yung camera nito is mas mabilis kaysa dun sa Clare S8. So tingnan natin pag sa beautify. Pag sa beautify, medyo nahirapan siya kasi figure yung gamit natin. Tapos go okay. Portrait. So F4 aperture. So, mas mabilis yung camera nito kaysa dun sa Clare S8. Yung back camera nito is 20 megapixel. So, testing naman natin kung video. Gusto ko yung walang focus. So, 1080p yung pinaka-standard niya. Yung front camera naman tayo. Ayan, so, gamitin natin yung beauty. Ayan. So, meron siya nung pwede nyong i-off yan, yung para lumalabas yung edad. So, tingnan natin. So, mabilis din yung snap and hindi naman ganun ka OA yung pagkaka beautify niya kahit medyo dinagdagan ko na. So number 6 na, tinodo ko na yung beautify. And kita rin yung mga gray hair ko, detalyado naman kasi 20 megapixel yung front camera ng Clare S8 Pro. Yan. Smooth yung Android 9 with Cherry OS version 2.0. Medyo mabilis din yung camera. Fingerprint 1 second, face unlock 1 second. And sa gaming, syempre testingan natin maraming games dito. Iba't ibang games testingin natin. Yan. So, testingan natin naman ngayon is yung Wi-Fi ng Clare S8 Pro. So, allow natin. Tingnan natin kung gagamitin niya. Bali, ang ginamit ko dito guys is yung 5 GHz na signal ng router namin. Para tingnan natin kung makukuha niya yung full speed. And kung magkakaroon din ng drop signal.
So wala naman siyang drop signal and nakukuha niya rin yung buong speed ng internet namin. Yan. So okay naman yung Wi-Fi signal ng Flare S8 Pro. Yan. So sana na-inform ko kayo sa Flare S8 Pro unboxing ko, guys. And kung gusto niyo siyang bilhin, nandyan sa description box yung mga link. So if you like this video, guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman, type dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube signing out. Thanks for watching. Bye!